Magandang gabi po. Ako po si Lai. Welcome back to my YouTube channel. Mga kaibigan, gusto ko lang po maggumawa ng isang reaction video about po dun sa nangyaring pagkasara po ng ABS-CBN. Kanina lang po eh, nagkaroon po ng botohan ang ating mga mambabata sa Kamara. At marami pong mga kapamilya stars ang naging apektado. Hindi lang po mga artista eh, actually. Multi mo mga mga manggagawa nila, mga Pilipino, tangang kapwa natin Pilipino na, alam mo yung nagpa-patronize sa channel 2. Marami po rin apekto, maraming nalungkot. Ako po, hindi po ako pro ABS eh. Hindi, wala po akong pinapanigan na kahit anong side sa kanila, government or ABS, wala po. Ako po yung magbibigay lang po ng honest opinion sa nangyari. Nung napunod ko yung balita, or nakita ko po sa balita, nakaramdam naman po ako ng lungkot. Hindi po para sa mga sa ABS-CBN, hindi po para sa mga artista. Nakaramdam po ako ng lungkot para po sa mga maliliit na manggagawa ng ABS-CBN na alam mo yung sila lang yung inaasahan na ilang taon na ang ginugol nila para sa station na yon. Tapos ilang buwan nila inilalaban yun. Actually, yung gusto ko lang po sana sabihin sa mga maliliit na manggagawa na wag po natin sisihin yung gobyerno kung bakit kayo napasara. Huwag niyo sisihin ang mga congressman o mga mamabatas natin kung bakit dinesisyonan nila na isarado ang inyong kumpanya. Huwag niyo po sisihin ang government. Ang sisihin niyo po ay yung kumpanya niyo kasi for 25 years, hindi po nila inisikaso ang pagko-comply ng renewal ng kanilang franchise. Ang tagal na panahon po yun. So, ang dami nilang violation na nilabag. So, isa sa mga sabi nila, isa daw sa mga violation ng ABS-CBN kasi yung may-ari daw po ng ABS, si Lopez, eh, hindi naman daw po kasi Filipino citizen, which is bawal daw, hindi po daw dapat nag-o-own ng isang station ang isang hindi Filipino citizen. So, pangalawang, isa pa sa mga violation daw po ng company is hindi daw po nagbabayad ng proper taxes ang TV station. And then, isa pa rin na violation is parang hindi po yata maganda yung trato may sa mga ibang ano, sa mga maliliit na manggagawa. Eh, yun po ay mga hindi po hindi ko po kaya patunayan yun. Nababasa ko lang po sa mga article, sa mga balita. Wala naman po ang pruweba para patunayan ko po yun sa inyo. So, ayun lang po. Siguro hindi naman po magbibigay ng ganong hatol ang ating mga mambabatas kung wala po silang sapat na nakatibayan. Siyempre po, bago sila nagbotohan, nag-gather muna po sila ng mga facts, ng mga ebidensya para madesisyonan yung kanilang ano, resolution na yun. So, yun nga po, 70 po ang bumoto na no, huwag silang bigyan ng ano, na another 25 years of renewal franchise, and 11 po ang nag-yes. Ang dami pong artistang ano, masyadong nalulungkot. Ang dami pong mga artistang sa Instagram po, nagpakita kanina kanilang suporta, na kanilang kalungkutan. Kasi po siyempre, artista po sila. Marami naman po lang silang pera, marami na po silang mga naipon sigurong pera. Pero still, ang trabaho pa rin po nila yun eh. Nawalan po rin pa rin po sila ng trabaho. And then siyempre, andun na rin po yung pagmamahal nila sa TV station nila. Pero sana yung nangyari na yan sa ABS-CBN, sana mas lawakan nila yung kanilang kanilang pag-iisip. Mas isipin nila bakit kaya nangyari ito? Bakit kaya kailangan umabot sa ganito yung buhay nila, buhay ng company nila, buhay ng mga manggagawa, buhay nila. So, isipin nila yun. And sana eventually, itong pangyayari, itong masakit na pangyayari itong sa buhay nila, sana maging ito yung maging daan na para lalo sila maging strong. Sana, ano, malay mo naman sa pangyayaring ito, mas may, sa paglipas ng panahon, araw, buwan,
may mas magandang, may magandang dahilan pala bakit nangyayari ito sa kanila. Diba? So, kumbaga, bigyan sa nila ng brighter side yung nangyari. Huwag puro hinanakit sa gobyerno. Kasi iba kasi iniisip nila na kaya nag-no yung mga mamabatas natin. Parang, ano ba tal doon yung rest back? Parang, ano to eh, kasi iniisip nung iba kasi na parang gumagante ang mga kamera para kay Duterte kasi time na yun kasi parang nagkaroon na issue na hindi daw yat, parang hindi inere sa channel 2 yung advertisement, campaign advertisement ni President Duterte na ABS kasi that time parang mas nagpo-focus sila sa mga dilawan eh mga time na yun. So parang parang iniisip ng iba na doon nag-start yung problema, parang kaya nag-say no yung mga mababatas is parang gumaganti sila para kay Presidente Duterte. Hindi naman po siguro ganon. Siguro talagang may utak, hindi naman po bobo at yung mga mababatas para gawin niya, hindi naman po sila bata. Siguro lang po talagang may mga hindi lang po na-comply yung company, ABS-CBN sa dapat nilang gawin, sa dapat nilang pag-re-renew ng ano eh ng kanilang franchise eh. Parang ang daming panahon na rin naman po ang lumipas sana habang bago dumating yung ano na yan, bago dumating yung due date ng ano nila ng pagpa-franchise nila, dapat unti-unti inaayusan nila. Regarding naman po dun sa tax, sinasabi ng BIR na nagbabayad na ng maayos ang mga ano, ang mga ABS-CBN. Pero parang iimbestigahan pa daw po yata yan regarding dun sa sinasabi ng BIR. So, dun naman po sa mga maliliit na manggagawa. Ako ay nakakaramdam ng lungkot po sa inyo. Pero sabi nga po ni Senator Bato, huwag niyo masyadong dibdibin ang pagkawala ng trabaho niya sa ABS-CBN, marami pa naman dyan daw na trabaho na pwede niyong pasukan. Mga skilled worker naman po kayo eh. So marami naman daw po kumpanya na pwede niyong pasukan, ibali niyo yung attention niyo, oras niyo sa ibang kumpanya na papasukan niyo. Huwag niyo sayangin yung oras niyo, panahon niyo sa pagdadalamhati sa pagkasara ng ABS-CBN. For sure naman po, may tatanggap naman po sa inyo na ibang kumpanya. Meron naman po ibang mga TV station eh. Marami pa po naman dyan na kasing ano yung kalidad po ng channel 2 is makikita niyo po naman sa ibang channel eh. Nakakahanap naman po kayo. Yun nga lang po kasi siyempre, sa panahon ngayong pandemic, napakahirap naman po talaga maghanap ng trabaho. Pero, ang opinion ko lang po, masasabi ko lang po sa mga kababayan natin na nawala ng trabaho sa ABS. Tignan niyo po siya sa in a brighter side. Bakit po nangyari ito? And, wag po sanang matatapos yung yugto ng buhay nyo sa pagsara ng ABS-CBN. Marami pa pong magagandang oportunidad ang pwedeng mangyari sa inyo. Kasi marami, ang dami nyo na pa experience sa ABS eh. Pwede nyo naman po i-share yan sa ibang channel eh. Mag-apply lang kasi ibang channel. Bibigyan naman din po kasi kayo ng opportunity ng ibang station. Diba? Or mag-venture po kayo sa ibang trabaho, iba, or kung may naipon kayong pera, mag-business. Sa ngayon po kasi, karamihan po sa mga tao, artista, manggagawa ng ABS, confused po sila eh. Confused, worried, tulala po sila ngayon, hindi na alam kung anong mangyayari sa future nila eh. Parang, tanging panalangin ko po, palabas sa TV, parang television, radio, parang ganun, na isa lang po itong patalastas sa inyong buhay na paglipas ng araw, panahon, matatapos din po ito. Ipanalangin nilang po natin na muling bumalik o manumbalik,
yung mga palabas sa television, o muling bumalik yung mga artista na minahal niyo na sa television. Isipin nila na itong nangyayari sa buhay ninyo eh, isang malaking intermission, isang malaking commercial break na matatapos din. Magkakaroon din ng katapusan. Parang basta panalangin lang po ang the best na magagawa natin. Kasi hindi naman po lahat ang nangyayari sa mundo is permanente. Itong nangyari po sa inyo, siguro isang pagsubok lang po ito ng Panginoon na alam ko naman po na malalampasan nyo. Kasi marami pong artist ang medyo worried eh. Tulala, lalo na po si Angel Locsin. Sobra po yung suporta niya, pagmamahal niya sa EBS. Talagang kanina po sa caravan ng mga kapamilya star, talaga meron siyang banner kanina na dala-dala. Na, as in, tulala siya nung nalaman. Parang tapos na yung palabas. Dinesisyonan na. So, magpasalamat din po tayo sa mga artista na sumusuporta sa channel to. Pero sana, huwag kayong magalit sa gobyerno. Isipin nyo sana kung bakit lahat ng bagay na ito is nangyayari. Siguro, may dahilan bakit nangyayari ito. So, yun lang po. Maging matatag lang po sana kayo. Tanggapin na lang po natin ng maayos, maluwag sa inyong puso itong desisyon ng ating Kamara. Wala naman po tayong magagawa kasi dumaan naman po sa due process yan eh. Bago mag-desisyon ang mga mambabatas, dumaan po at nagbigay naman po sila ng panahon upang ihain na ibig-sibihin ang kanilang side. So, pinagbigyan naman po sila ng gobyerno. At isipin nilang po nila na kasi pong gobyerno eh, syempre nakakita na po ng mali sa kumpanya nyo eh. So, binibigyan lang po sila ng leksyon. Kasi napaka-unfair naman po sa ibang TV station na sila po ay sumusunod po sa mga protocols. Sumusunod po sila sa mga rules and regulation ng gobyerno. Tapos, ang ABS-CBN po is hindi po sumusunod, hindi nagko-comply sa tamang paraan ng pag-re-renew ng franchise. So, kailangan po silang bigyan ng konting punishment naman. Diba? Para hindi sila tularan ng ibang channel. So, yun lang po, mga kaibigan. Kayo po, ano pong masasabi nyo? Ano pong mga opinion nyo, reaction nyo sa pagsasara po ng ABS? Actually po, nalulungkot po ako kasi mahilig po manood ng ABS. Batang ano po ako, batang Maraclara po ako, batang Esperanza. Pero hindi ko po pinapanigan ABS-CBN. Wala po akong pinapanigan. Honest opinion ko lang po yun. Ha? Kayo po, kung may opinion po kayo, kung may reaction po kayo, pwede po kayo mag-iwan ng mga comment sa comment box. Pwede nyo po i-share din yung opinion nyo, reaction nyo. Feel free to share your opinion. Sana po sa mga malilit na manggagawa natin, don't worry po, hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Kung ano man po ng sakit, kung ano man po yung hurt na nararamdaman nyo ngayon, ito po ang magiging sandata nyo upang maging stronger po kayo. Sa bawat pagsubok sa buhay na dumarating sa inyo, ito po magpapatibay po sa inyo. Darating panahon, lilipas ang panahon, babalikan nyo po itong sitwasyon na ito, tumasakit na sitwasyon na ito, at iisipin nyo, dahil dito, naging matatag ako. Dahil dito, naging matapang ako. So, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. Salamat po sa paglaan ng inyong oras sa panonood ng aking reaction video. Salamat po. Ingat pa rin po kayo kasi andyan pa rin po si COVID. Hindi pa rin po siya umaalis. Huwag niyo pababayaan sarili niyo. Bye!